ipapakita ko sa inyo kung paano. Naitabi ko na yung mga puputulin ko. Ayan. So, let's start. Costume ang inyong lingkod. Ayan. Welcome to my vlog. Ayan. Sana okay kayong lahat. And shout out sa mga nanonood ng mga videos ko. Sa mga avid fans. O, diba? My fans na daw. Okay. Ayan. Shout out sa inyong lahat. And today's vlog, ang gagawin ko is mamumutol ako ng mga kahoy doon sa aming budiga, sa aming tambakan dyan, sa gilid dito, sa kabila. Ayan, kailangan ko magsuot na ano kasi malamig. Malamig ang budiga, malamig ang bahay. So, mas lalo doon sa budiga kasi yung mga bintana sa taas, yung maliit, is bukas. Kaya, pasok yung lamig. At saka yung mga bubong. Yung bubong kasi walang ano yun eh, parang kisame ba sa atin. Walang kisamihan dyan sa may budiga. Kaya yung sa mga gilid sa may bubong, di ba, yung semento at saka yung bubong is open pa, kaya pumapasok yung mga ibon. Kaya ganun, kaya sobrang lamig. Kaya ganito naka-costume. Ganito ang ano eh, costume ng pag nagtatrabaho ka, yung mga nasa labas. Yung jumper ba, ayan ang working clothes, working na damit dito. Naka-costume tayo ng jumper. Jumper, ayan. Kailangan natin masapatos kasi delikado yung gagawin ko. Sa totoo lang, hindi dapat ako gagawa ng ganun, ng ganito, mamumutol. Kaso lang, kasi yung isa may ano eh, may pasok. So, kailangan namin ma-dispose lahat yung mga kahoy. At least kalahati ng kahoy na nakatambak sa aming budiga. Kasi sa Saturday, mayroon kaming pipick upin na kahoy. Libre lang yon, libre lang. Na binigay sa amin ng kakilala ng asawa ko. Ayun, ibibigay niya kasi sa nanay ng kakilala ng asawa ko is maglilinis sila ng kanilang ano. Bodega or storage, ganon. So, i-dispose nila lahat ng mga kahoy. So, ibig sabihin, mga naputol na siguro yun ng mga kahoy. So, kailangan namin magbawas ng kahoy kasi marami kami mga kahoy. Alam niyo yung mga kahoy namin na ginagamit sa kamin. Ayan, sa kamin kasi pag winter is recycled na mga kahoy na yan. Yung mga gamit, yung mga sa loob ng bahay ng ilang truck, dalawang truck kaya ang naitambak dyan na kahoy. Grabe as in, yung mga kahoy na yung parang buong bahay. Kaya may mga pako yung iba. Kaya diba nakita nyo na may napako ako dito. Kasi may mga pako na galing yan sa ginibang mga bahay. So ayun ang dinala ng mga kahoy dito. So ayan, libre yan, hindi namin binili. So kasi binibili ang mga kahoy dito. So ngayon, ayan, papakita ko sa inyo. So kailangan ko ng ganito kasi malamig at saka yung pag nagputol ng kahoy, alam niyo parang chinso. 'Di ba yung tatarsikan 'yon yung mga namo. Kaya kailangan ko ano, protection. So bawal nga dapat ako magtrabaho ng ganun. Kasi 'di ba, alam niyo naman na nakaano ako. Nakasiklib ako. Hindi dapat ako pwede magano. Pero wala tayong magawa. Magagaan lang ang iano ko, ang ipuputulin ko. Yung mga maliliit ng nakaw. Yung mga malalaki, hindi na. Para, ano, kasi alam nyo na, di ba? Para sa safety ko na dapat yun. Hindi dapat ako magano. Pero wala tayong magawa. Kailangan ko kasi may pasok yung isa. Sa Sabado, kailangan na dumating yung ano. So, ayan na. Para naman akong ano. Ayan, naka-turtleneck na nga ako eh. Sa loob. Dubli-dubli na yung damit ko. Tapos jumper. At saka kailangan ko to. Protection. Ayan. Diba ang ganda? Pero ano to. May sounds daw to. Pero ano. Hindi yata gumana na. Ewan ko anong nangyari sa wiring siguro. Maganda siya talaga. As in nakakatulong. Kasi ako may problema ako sa tinga. Pag maingay. Parang chinso. Yung pangkat ng kahoy. Maingay yun. Diba? So kailangan ko ng protection. Ayan. Parang DJ na ako, 'di ba? So kailangan ko lang din ng mask. Nilagay ko na ng ano
Yan. Para sa sa ano to, virus, pati na rin sa alikabok. Ayan, ang kahoy. So, ito. Papakita ko sa inyo yung mga kahoy. Ayan. Okay. Sobrang ano, parang hindi ko masyado. Papakita ko sa inyo yung mga kahoy. Ipakita ko lang sa inyo. Tapos yung kung anong machine ang gagamitin ko. Ayan. Kasi mahirap na maanohan ng mga alikabok. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung aming bodega. Ayan. Pasensya na kayo kasi magulo ang aming bodega, ha? Huwag nyo ang ano. Buksan ko nga ang pinto to para maliwanag. So, ayan. Direkta na yan yung nasa garden. Ayan, direkta. So, ito yung aming bodega. At hindi pa talaga ayos ang aming bahay. Nakikita nyo yung mga kahoy. Ayan, yung recycle. Ito yung aking pamumuputulin. Ayan. Pero yung mga malalaki, hindi ko yan kaya. Ayoko nyo. Mga maliliit lang. Kasi maraming maliliit. So, ayan. At saka ito yung machine na gagamitin ko. Tingnan nyo yung alikabok. Ito yung machine. Yung ganyan. Ito yung gagamitin ko. Ayan, ito yung gagamitin ko. Pamutol. Ayan, mamaya. Nakasaksak na yan. Nakasaksak na yan doon. Nakayan. Tapos, ito yung gagamitin ko. So, ayan. Diba, magulo ang aming bodega. So, ayan. Maingay pa to, maingay eh. Dapat kanina pa ako umaga. Ngayon na lang ako hapon magsimula. Tapos, inantay ko mag alas 12. Kasi pag alas 12 dito, ano eh. Pag alas 12, bawal ka mag-ingay kasi tanghali yun, tanghali. So, yun. Nakita nyo na yung machine na gagamitin ko pang butol. So, ayan. Ayan, tara. Mamutol na ako ng kahoy. So, ayan. So, ayan guys. Para protection din sa mga kamay natin, kailangan magsuot ng gloves, handshoe, kailangan nakasapatos kasi... Kasi ano, delikado talaga to, delikado. Nakakatakot siya, ha? So, ayan, kailangan ko to kasi, ano, para hindi siya masakit sa tenga. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Naitabi ko na yung mga puputulin ko. Ayan. So, let's start.
para sa safety ng lahat, kailangan huwag niyong hawakan ang blade kasi nakakatakot talaga as in. Kaya yan, huwag niyong gagayahin. So, ganun lang guys ang gagawin, tapusin ko na. So, ganun ang gagawin ko hanggang maghapon. So, sana, wag nyong ano, ayan yung mga nakatambak namin na kahoy. Yung iba, yung malalaki na yan sa isang, may chinson din naman na kami. So, yung, para lang yung sa may maliliit at saka sa ibang ano. So, ayan. Sana, alam nyo na kung paano ang mahirap mamutol kasi baka maputol din yun yung daliri or kamay. Marami na accident siya. So, ang hirap talaga. So, delikado. So, ayan. Tapusin ko na. So, see you on my next vlog. Sana nag-enjoy kayo. And bye-bye!